Ayan, ulitin ko, kindly open lang po yung mga camera. Ayan, so number one, kindly open lang po yung camera natin. Second, notebook and ballpen para ma-take down notes natin lahat ng mapag-usapan natin. Tapos makita ninyo dyan sa ating reaction. Di ba, nandyan sa ibaba yung reaction natin. So, pwede po kayo mag-clap ng hands. Yung mga, di ba, I think naturo ko sa iba, yung mga reactions. For example, may nasabi akong maganda, you can clap the hands para naman masaya. Masaya yung ating training. Kasi di ba, minsan kasi, pag nag-training tayo, nagamit itong ating desktop, so computer na lang, di ba? Ayan, so si Apkin, nag-heart-heart siya, di ba? Hindi kaya nag-agree ka, di ba? So you can click the yung ganyan, di ba? Nag-agree ka. Tapos may sinabi ako, no? Napaiyak ka, di ba? Para masaya, okay? So gawin natin itong masaya kasi number one, ang hirap. Kasi nandyan kayo sa sarili-sarili ninyong mga bahay. So para at least maging masaya pa rin yung mga interaction natin. Yan. So lalong-lalong pag cellphone lang yung gamit mo, sobrang hirap talaga. So gawin natin masaya. Tapos for example, no, namangha ka, di ba? Ayan, di ba? Yung mga reactions sa emoticon dyan. Then, of course, may nasabi akong nakaka-heart-heart. Ayan, nag-heart ka. Ayan. O di kaya, if you want, may mga questions and violent reactions ka, you can raise your hand. Okay? So, ulitin ko ha. Pag-aalala na natin to na magkakaroon tayo ng mga training via. Kasi binabalik ko na to kasi dati, di ba, lumaki din tayo sa ganitong paraan. And so far, lumalaki na yung grupo natin para yung mga ibang nasa iba't ibang lugar, magkita-kita pa din tayo. So once a week, we're gonna have a training. So ngayon, week na to ako. By next week, si Vice na naman. Okay, so anong training natin ngayon? Ayan, ulitin ko, paki-kwan na lang, paki-open na lang yung mga, bawal yung walang camera. Okay, open yung mga camera natin. Ayan, nandiyan si Angelo and of course si Zyra. Ayan. So kung same places lang kayo, pwede kayo magsabay. It's fine with me. And then of course, ayan, si Charlotte. Hi Charlotte, naka-uwi ka na? Kasi si, di ba, ayan, nawawala. So, balik lang, di ba? Of course, sino pa nandito? Hi Ann, musta? And then si May. Ayan. Sino pa? Dito, si... Nasaan sila? Tawag ng grupo ni May. Si Gerald. Saan si Gerald? Nawala. Nawala. Ayan. So, ayan. Hi, Ken. Ayan. Nandyan na si Ken. Pakita natin yung mga face para naman masaya. Don't worry about na mga pagmumukha natin. Okay lang yan, di ba? Basta naggagamit, basta gumagamit kayo ng ating Isabella. Okay? Yan. So, ayan, ang gaganda na natin, di ba? Pwede din tanggalin ang mga face mask natin, di ba? At alam mo, ang hirap talaga magsalita ng nakaganito lang. Tapos dito lang tayo nagkikita-kita sa ating mga screen, di ba? So, para at least to support sa speaker natin ngayong gabi, which is ako. Okay? So, start na tayo. Teka lang. Let me... share natin yung screen natin. Napakaganda yung topic natin ngayon kasi tamang-tama ito sa inyo. Kasi marami na akong nakikita nag-o-online marketing na. So para at least maayos natin kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Ang importante ay mahalaga. Okay, so guys, welcome po sa ating ayan, bakit naka-raise hand ako dito? Ayan, so pwede kayo mag-screen. S-nin lang ninyo, screenshot ninyo yung ating mga topic na nandyan. Ayan, so I'm using my desktop, kaya nakikita ko pa din kayo. So I advise na you open your camera habang tuloy-tuloy yung aking discussion. Ayan, so, okay, so guys, welcome.
welcome po ta, welcome po sa ating FB Marketing 101. Okay, so ayan, sino yung maingay? Kindly mute lang po tayo habang ongoing po yung ating training. I think Gerald is kindly mute lang po yung ating cellphone. Ayan. So, hindi ko ma-mute si Gerald. Ayan, kasi nagkakagoon ng boses dito sa akin. Okay, ayan. So, mute then kindly tawag nun. Ayan, mute na lahat. Okay, so before ako mag-start, ayan, smile muna tayo kasi magsi-selfie tayo. Okay, so open yung mga camera natin, ha? Ayan, kasi maganda. Papakita sa inyo. And of course, ang ating effort sign. Ayan, smile. Open ang camera. May at saka si Ken. Ayan, so smile. Okay. Ayan. So guys, welcome po sa ating effort Marketing 101. Teka lang, ha? Ayan. Okay, so ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Okay, so okay ba dyan sa screen ninyo, sa mga cellphone yung aking presentation? Ayan, maganda ba siya? So pag magtanong ako, pwede you can, you know, yung itinugo ko sa inyo, pwede ninyong gamitin yung ating mga emoticon dyan, ba? Diba? Pwede kayo mag-thumbs up. Okay, may humabol pa. Si Mi Phone. Ayan. Ayan, so sa lahat ng mga members and mga top leaders ninyo, ayan, pwede ninyong i-ask na to join sa ating training tonight, no? Madami tayong matututunan ngayong gabi. Ayan, so I'm so happy dahil nandito yung ating mga top leaders, ayan. So, ayan, so social media marketing, okay, is the use of social media platforms and website to promote a product or service. So, kung makita po natin, nowadays, no, nasa social media ngayon lahat. So, ibig sabihin, ang ating mga how to market the products and the services, ngayon makikita natin ngayon sa mga social media. Now, bakit natin kailangan pag-aralan kung gaano kaganda ang social media? Kasi may mga tao like ako before, I'll be honest, napaka-offline kong networker. So, ibig sabihin, mas okay sa akin ang humataw sa labas, mas okay sa akin ang magbenta ng product sa labas. But then, aminado tayo, because of this pandemic, nagkaroon ngayon ng mga counting adjustment. Actually, hindi siya counting adjustment. Naging malaking pagbabago or twist ang nangyari. Ibig kong sabihin, nagkaroon na ng mga new strategy na kailangan nating pag-aralan. So ako myself, I'll be honest, I really started from the bottom. Ibig sabihin, inaral ko to hanggang sa na-love ko siya na ay kailangan pala na ma-orient ko din ito sa mga members para malaman nila na ito yung kailangan nating gawin. So ulitin ko, is a social media marketing. Okay, so ngayon, how to create a social media strategy. So meron tayong 8 easy step na ipapakita ko sa inyo ngayong gabi. So creating your social media marketing strategy does not need to be painful. Diba, minsan kasi ang dami nating kinatatakutan. Ayaw natin mag-social media kasi number one, pangit yung cellphone natin. Number two, wala tayong alam. Mahina tayo sa mga content. Pag nagpo-post tayo ng mga products, hindi natin alam kung ano yung ilalagay natin. And ito ha, now I observe that ang pag-social media, it depends sa character ng or personality ng tao. So, character and personality ng tao. Ibig sabihin, may mga tao talaga na hindi mahilig sa social media. Tama? Sino dito yung hindi mahilig sa social media? Yung hindi nagpo-post? Yung gusto lang may privacy sa sarili? Okay? Sino dito?
para at least alam ko, di ba? So, may mga tao talaga na, alam mo yun, kapuyan. Noon, ayaw nilang, kumbaga, hindi sila yung mga tao na, na into social media. And which is dati din, ganun din. Then, mayroon din mga tao na bawat ginagawa nila sa life nila, nagsosocial media sila. So, ibig sabihin, pagising nila ng umaga, pag-inom nila ng coffee, sino-social media nila. Pero, hindi pala, now, then I realized na hindi pala lahat kailangan mong i-social media. Pero, kailangan i-adapt natin yung sarili natin na maging party tayo sa strategy na to. Kasi number one, nasa sales tayo. Number two, we are doing network. We are expanding our network. So, napaka-importante pala. So now, ulitin ko, creating your social media, hindi daw kailangan masyadong masakit. No? Before, kaya ayaw kong pag-aralan ng social media. For me, ang hirap-hirap gawin. Ulitin ko ha, ayaw kong pag-aralan ng social media dati kasi nahihirapan akong gawin. Para sa akin, hindi ko talaga siya party, hindi ko siya linya. And most of the time talaga, ito ha, ang tao talaga, doon ko nakita na for example, kasi sobrang hataw ko sa labas. Ayaw, hindi ako, wala akong time mag-post ng mga activities ko or ano yun, yung mga products ko kasi nakakapagod. May mga taong ganun, tapos GC-GC lang sila. Now, papakita ko sa inyo kung ano yung dapat, ano yung hindi, at ano yung may mga pagkakataon na hindi mo na kailangan yun i-social media. Meron ding mga things na kailangan nating ilagay sa ating social media. Here's an easy step guide on how to create an effective plan for your business. So, lahat ba tayo dito nag-negosyante? Ayan, so raise your hand dito sa ating, okay, tingnan nga natin kung buhay pa ba kayo. Ayan, asa na ang mga tao ko dito? Ayan, si Angelo, gumano, no? Ang iba, ayan, okay, si Angelo, ayan, nag-raise hand na rin si Anne. San dito? Para naman alive-alive tayo, di ba? San pa dito? Yung iba, May. Ayan. May, di ba? Ayan, nawala si Gerald, nasaan si Gerald? Sino si MI phone? Ayan. So, kindly, ayan, ang ating yung itinuro ko sa inyo, yung emoticon natin, di ba? Ayan, para naman alive. Kasi minsan, ako salita ko ng salita, ang harap ko itong ating desktop. Tapos kayo naman, nasa cellphone lang. So, para masaya ang pag-uusap natin ito, di ba? So, nasaan na? Sino mga nakikinig dito? Ayan. Ako, ma'am. So, guys, ulitin ko, kindly mute lang po yung ating... ang ating phone. Ayan, kasi nag-feedback sa akin. So, yung aking mga magagandang ideas nawawala. Ayan. So, sino pa? Okay. So, ayan. Ayan. Pwede po. Pwede. Ayan. So, yan, di ba? Sobrang ganda actually tingnan dito. Pag, ano-ano yan? Ayun. Dumako na tayo dito banda. Ayan. Ang hirap kasi yung ginawa ko kasi naka-PDF siya. So that's why hindi siya naka-PowerPoint presentation. Teka lang ha. Ayan. Nakikita ba ng maayos sa inyo? Ayan. So ulitin ko, what is social media marketing? Ayan. So maganda kasi yung nakikita ko kayo. Teka lang, ilagay natin. Ayan. Okay. So now, what is social media marketing? Social media marketing is the practice of using social media channels to sell or promote a brand, product, or services. Ibig sabihin po, ito pala yung ginagawa ng karamihan. Di ba may mga nakikita kayo sa social media na sobrang ang dami talagang sales, di ba? Which is actually very nice because number one, restricted ang government natin ngayon. Bawal lumabas. Pag hindi essential, bawal lumabas. Ano pa? Dami, 'di ba? Dami. So, kung ikaw hindi ka maka-adapt sa kung anong bago ngayon, mapag-iiwanan ka. And because we have our products, nasa network marketing tayo. Guys, uulitin ko, kailangan i-adapt natin itong way of how the itong social media marketing because nakakatulong sa atin. That's why I'm so happy na may nakikita akong nagla-live, may nakikita ako nagte-training na rin sa live nila. May nakikita ko, nagpo-posting na din sila.
Okay, so keep it up. Now, social media marketing helps businesses. Number one, it increases the brand awareness. So makikita niyo, for example, guys, itong ating Isabella, kung mapansin niyo dati, hugong yung ato ang social media, di ba? Kasi bakit man, wala pa tayong notifications, so natatakot ako. Pero guys, maniwala kayo sa akin. Ngayon, ulitin ko, itong ating InstaWhite, kung makikita ninyo, gabi niya yung posting and posting ko, di ba? So, because lumabas na yung notification natin. Okay, lumabas yung notification natin. So, I encourage everyone to post na po ang ating Forever Isabella InstaWhite. Ayan, so magkuha na rin kayo ng before and after ninyo kasi it will increase brand awareness. You know, people, nowadays ito, kung ano yung bago sa market, yun yung bibilhin nila. So ikaw na taga-benta ng products, hindi ka na mahihirapan. Kasi pag sinabi mo, uy, alam mo ba, nagbebenta ako ng Forever Isabella, tapos may nakita sila sa social media, na alam mo yun, sabi, ayan ba yun? Yung nakita ko dun sa social media na pag ginamit 2 days pa lang, pumiti ka na kaagad. So, nahalinan ka. Tama? So, it's very important. So, ulitin ko, huwag kayong mahiya. Okay? A lot of people, no, especially, ito ha, tinitingnan ko actually, yung bawat, lalong-lalo na sa mga leaders natin, nag-check ako sa mga social media account ninyo. Okay? So, nakikita ko talaga sino yung nagpo-post, sino yung hindi. Ngayong gabi, no, papakita ko sa inyo bakit kailangan nga ba tayo mag-posting ng mga products natin. Then, of course, ano pa? Build engaged communities. Ibig sabihin, nakaka-build ka ng community. Di ba we are networkers? Ibig sabihin, networkers, we are building a network and we are also building a user. So, in a way, nakakapag-increase brand awareness, build engaged communities. Ano ba yung communities inside sa social media? Ito po yung mga group page na tinatawag. Di ba? So tayo nag-a-add tayo ng mga group page sa ating account. Di ba? Hindi naman nag-a-add lang tayo para wala lang. No. Yun po ay nag-build tayo. Kumbaga, sa offline, nagko-connect tayo ng mga tao. Connection. Sa social media, engage communities. Di ba? Pumupunta tayo doon, nakakapag-build tayo ng communities. So, yun yung isa sa palagi niyong tatandaan. Now, ano pa? Sell products and services using native social commerce solutions. Ito naman, these are these people na they are talking about the social media, yung mga digital e-commerce, which is actually papunta dun yung sistema natin. Ano pa? It measures your brand sentiment through social listening. Provide customer service on social media platforms. Alam nyo ba, ito ha, alam nyo ba, meron akong in-invite na ito yung sabi. Tika lang, meron muna akong, i-admit muna natin, ayan, may nag-join. Okay, so, ang number one, di ba, meron tayong program na reseller, tapos biglang may nagtanong na, ay Fat, paano yan? Hindi kasi, like ako, mahilig kami na takbo dito, punta doon, di ba? Ngayon, she's a mother. Sa bahay lang siya, tambay. Sabi ko sa kanya, okay lang yun, pwede mong gawin yung negosyo natin. Kasi bakit man? Meron kaming tinatawag na social media awareness. So, ito na yun. Ito na yung itinuturo natin. So, makikita nyo, number one, pag ginawa natin to, pag pinag-aralan natin itong mga social media marketing na to, mas lalawak yung ating network. And aside from that, mas nagkakaroon tayo ng magandang connection. Okay? So, ano pa? Advertise their products and services to target audience. Ito ha, social media platform, for example, ang ating Facebook account, walang bayad yan. Alam nyo ba, sobrang mahal pag magpa-billboard ka. So, kanina napag-usapan lang namin about the marketing. Yung isang, halimbawa, pagpapasok ka sa supermarket, yun kailangan ng 100,000. But din sa social media, Facebook, ida-download mo siya sa cellphone, walang bayad yun.
ang sayo lang, kailangan mo munang alamin kung ano yung ipanglalagay-lagay mo sa social media mo. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo yung papaano natin aayusin yung ating social media account. Okay? So, ayan. Dumako na tayo sa ating next screen natin. Ayan. What is social media strategy? Okay? So, a social media strategy is a document outlining your social media goals, the tactics you will use to achieve them, and the metrics you will track to measure your progress. Your social media marketing strategy should also list all of your existing and planned social media accounts along with your goals specific to each platform and you are active on. So, ang social media strategy pala, this is your outline and is a social media target. Doon sa mga target, ito yung strategy natin, ito yung tactics natin, and of course, along the way, ito, mapag-aagalan natin. Ayan, ito na. Actually, exciting to masyado. I hope nandito lahat yung mga members natin para at least malaman natin kung ano talaga, bakit, no? Ako ay encourage talaga na ito yung gawin mo, ito yung ilagay ninyo. So, how to create a social media marketing strategy. Okay, so you can screenshot itong atin kasi meron naman tayo dito. And then, pwede kayong magsulat. Ano? So, get the yung mga napaka-importanting mga bagay-bagay, no? Yung matututunan ninyo sa akin. Now, step one, di ba? Walo lang pag-uusapan natin. So, step one, choose a social media marketing goals that align to business. Okay? Ito na. Ang social media natin, we will talk lang, number one, pag-usapan natin. Kasi ako, pag sinabi kasing social media, hindi lang Facebook ang pinag-uusapan. Nandiyan yung Instagram, Twitter, LinkedIn, di ba? Sobrang dami. Now, let us just focus on social media, which is the Facebook. Now, depende yun kung ano yung target mo. Para saan si social media para sa'yo? Para saan si Facebook? If si Facebook is pang negosyo, aayusin natin ngayon kung ano yung Facebook na meron ka. Pero kung ang Facebook mo is for your personal, okay, ulitin ko, for your personal, then nasa sa'yo yan. Kasi syempre sa yung account yan. Kasi dati, pag pinagsasabihan din ako ng mga mentor ko, eh Fatima, huwag ka mag-post ng about problems, about love life, or whatever. Kasi nasa business tayo. I mean, ay, bakit ganun? Iakin yan eh, di ba? Account ko to eh, di ba? So, ano pakialam mo? Ngayon, ipapaintindi ko sa inyo paano natin gagamitin yung social media account natin. So number one dito, step one, okay, how to create a social media marketing strategy. Number one, so choose a social media marketing goals that align to business objectives. Ano ba yung objectives natin? Okay, so ulitin ko ha, ano yung objectives natin? Ayan, so anong Ann, ito si Ann. Ann, ano yung objectives mo? Ikaw na lang, ikaw, ano yung sa palagay mo, bakit may social media account ka? Bakit may Facebook account ka? Hello, friends. Good evening. Yes, yes. Good evening. Kahit anong sagot ha, hindi, just be yourself lang, no? I mean, walang tama, walang mali dito. Okay? So, ask yourself, bakit may social media account ka? Bakit may Facebook account ka? Bakit may Instagram ka? Ano yung gusto mong ma-achieve? Yung totoo lang ha. Okay. Yes, friends. May iba't iba kasing ibig sabihin ng pag meron kang account or social media account, like dun mo ang iba kasi yung ginagamit na sa social na maabot sa iba or mabasa sa iba para at least to aware lang yung kung may iba't iba kasi ibig sabihin yan yung express to your self kung yung mga may problema yun mga social media account yun mga may problema dyan nilalabas yung problema nila so
Yan, meron ding ibang ibig sabihin na like sa mga sa ating ginagawa ngayon press sa pag-business. Yan, isa din yan sa ibig sabihin na in which na nagpo-posting ka sa social media para malaman nila kung ano ang ginagawa nyo, kung ano ang ginagawa mo dito sa ating sa social media na ginagamit mo. So yun, others naman like for Instagram, yung mga may iba't iba talagang the way yan para magamit yan. So yun, para ma-aware yung iba at syempre malaman kung ano yung ginagawa ko. Yeah. So yun lang, press. Okay, so ayan. So palakpakan natin si Anne. Nasa yung ating fan, digital club fans dyan, di ba? Hinahanap ko din yung akin eh. Ayan, para masaya. Di ba nandyan, nakita nyo ba sa screen ninyo? Meron dyang, ayan. Okay, club fans natin si Anne. So guys, ayan, thank you Anne. Thank you. Guys pala. Hello sir and welcome sa among training ko. One of the reasons kung bakit my social media account, my Facebook, Instagram, yung mga tao is self-awareness, 'di ba? Self-expression, 'di ba? So may mga tao talagang ganyan, 'di ba? And second, to promote a business or kung anong meron or ano yung ginagawa mo, which is actually tinanong, ano talaga, kaya ko kayo tinanong, number one, anong dahilan bakit may social media account ka? Kasi nung lumabas, di ba, dati Friendster pa, sino dito yung nakaabot pa ng Friendster? Okay, sino yung mga matatanda na dito? Okay, nakaabot yung Friendster, di ba? At saka, dati pa, mayroon pang mga other social media account. But then, that was the time na hindi talaga ang mga tao pahirapan because iilan lang ang nakaka-afford ng cellphone na alam mo yun, yung cellphone na Android, kasi 'di ba dati keypad pa, so ang hirap. O di kaya yun pa yung mga times, so pumupunta pa sa mga pumupunta pa tayo sa pananganing pan kanang sa gawas, and then magkukan pa tayo 'di ba doon pa, so pahirapan. And then nowadays, because kahit anong cellphone ngayon, Android, iPhone, everybody can afford. That's why pumasok na ito sila. Ngayon, ang iba, they have the social media or Facebook. Kasi lahat na may Facebook account eh. So pag hindi ka nagkaroon ng Facebook trending, ito yung bago, dapat meron din tayo. So may mga ganon. And then, may iba like sa social media account kasi isa pala itong platform na nakakatulong sa pagpapalaki ng network natin. So you have big sabihin, doon sa mga may existing na personal account, you can add up or you can make another account na yung sinabi ko sa inyo, may page tayo para sa business and may sarili tayo yung ibang account para sa business natin. Now, you have to set a goal. Makita ninyo, set a SMART goal. Ulitin ko ha, SMART. Ano ba ibig sabihin ng SMART? Nandiyan nakalagay, specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. For example, ang gusto mong mangyari ngayon, itong ating si InstaWhite, ano? Dahil meron na po ito, legal na po tayo mag-post sa social media because meron na po tayong mga CPR notifications. Ang gusto mo, makabenta ka araw-araw ng isang InstaWhite. Yun yung target mo, makabenta ng InstaWhite, di ba? So anong gagawin mo ngayon? Dito na papasok yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. The first step to creating a winning strategy is to establish your objectives and your target, because without your target, you have no way to measure success and return on investment. Ngayon, makikita ninyo yung ating company, may company page, tama? Nakikita ninyo, nagpo-posting yan. Palagi na lang yan nag-notify sa inyong account, di ba? Na after 3 hours, minsan after 1 hour, may pinopost, di ba? Nilalagay doon yung mga, ano bang nilalagay? Ano ba yung nakikita ninyo sa ating mga pages? Yung mga testimony,
yung mga activities natin, ano si F-Word, ano yung logo ng company, what is F-Word all about? Kasi ang target natin is to aware, di ba? To build awareness sa mga tao na si F-Word nag-exist. Ibig sabihin, nandyan si F-Word, di ba? Kasi alam nyo sa panahon ngayon, pag nagsabi ka, ano ba yung ginagawa mo, An? Ano ba yung ginagawa mo, Charlotte? Ano ba yung si F-Word? Ay, iti-check nila, una-una nilang iti-check ang social media. Kahit ngayon, na-shock nga ako, na-surprise ako, because one time I fill up an application form sa isang banko, may nakalagay doon, ano daw yung FB account. So, ibig sabihin, nowadays, di ba, ang chine-check nila is kasama na si Facebook, because mamaya papakita ko sa inyo. Now, this is the SMART goal framework and it will guide your actions and ensure the lead to real business result. Now, if you are into network marketing and if you are into sales at ang target mo is kaya mayroong kang itong ating tinatawag na Facebook account is because we want to build, no? Kanina, ulitin ko yung sinabi ko, bakit kailangan natin may Facebook account? To build awareness, to build communities, to connect to the people. Can you imagine sa isang Facebook account mo may 5,000 people ang pwede doon? In reality po, ang hirap paggawin ng 5,000 na tao, tama? Ibawal pa ngayon dahil bawal mga gatherings. But in social media, pwede sa isang account mo may 5,000. So ibig sabihin, kada posting mo doon, 5,000 people ang nakalista doon. 5,000 people ang nakalagay doon. So guys, that is very important. Okay? Ayan, step 2, learn everything you can about your audience. Create an audience personas. Guys, ito yung pinakamaganda sa lahat, no? Kahit ako, I'll be honest, pinag-aagalan ko to. And nung nabasa ko to, sabi ko, tama pala, no? Ito pala yung kailangan. Now, learn everything, create an audience. Kumbaga, this is your, ito na yung pinag-uusapan nating your market, yung market, ang tawag nun, is marketing strategy mo, marketing audience personas, knowing who your audience is and what they want to see on social media is napaka-importante. That way, you can create content that they will like, comment on, and share. Anong ibig kong sabihin? For example, sa grupo natin dyan sa bandang Santa Cruz, puro mga kabataan. So, di ba one time sinabi ko sa inyo, gawa tayo ng page. For example, mga kabataan madiskarte. Kasi, it depends kasi yon sa sarili mo kung ano yung market na gusto mo. Kung puro ka mga kabataan, normally puro mga kabataan, ang nakukuha din nating market, yung mga kabataan. Then of course, si Gerald is self-employed, di ba? Employee. So, puro naman mga empleyado. Kasi, when we do marketing, simula tayo alam yung circle, sa inside sa circle, dun muna kayo sa loob ng circle ninyo. Ibig sabihin, kung ang community mo nasa loob ng pagiging empleyado, then dun ka magsimula. Kung ang community mo naman, puro mga kabataan, these are mga kabataan na nakikita mo dyan sa Santa Cruz. Diba? These are mga kabataan na alam mo yung nakikita mo kung saan-saan nilang pumupunta. Diba? Yung mga katulad kay Angelo na alam mo yan, yung mga kanaganing mga dating mga tambay. Diba? Mga ganon. So you have to know kung ano ang personas, ano ang audience mo. Okay? It's also critical if you want to turn social media followers into customers for your business. Ayan na. Alam nyo ba sa ating ito, I don't know kung mag-a-agree kayo, di ba, that sa social media account natin, sobrang dami nating friends. But once mag-post tayo ng about products and business, maniwala ka, hindi nagla-like. Di ba may ganon? Hindi nagla-like. Bisan hindi ka pinapansin, pero pag mag-post ka ng chismis, no, intriga. Di ba yung mga ganon, hala, nandun na sila lahat, di ba? Pero pagdating sa business, so kaya ako may other business, may tinatawag na page na ginagawa ko siya na hindi ko kilala. These are the people na iba, no? Ibang audience naman to sila.
So, when it comes to your target customers, you should know things like, ayan na. So, kailangan pala alam natin ang market natin. By paano natin malalaman kung ano yung market natin? Number one, consider the age, edad. Kung nasa mga, mayroon tayong tinatawag na, di ba, like pinakabata sa atin si Christine. Si Christine is 12 years old. Now, titingnan natin from 12 years old to 18 years old. Di ba? Yun yung market ni Christine, di ba? Then we have also from 18 years old to 30 years old or 25 years old. 25 to 30 and above. So you have to know kung ano yung market mo. Location. Okay? Location. Bakit kailangan malaman? Kasi baka taga Santa Cruz ka tapos nag-invite kang taga Tagum. Eh, number one, restricted ang boundary to boundary. So kailangan mong malaman din. So isusulat mo, ito from Santa Cruz, ito from Digos, ito from Davao. So you have to know the location. Average income. Ano yung tinatawag na average income? But mostly, pag student ang pag-uusapan natin, syempre, wala pang income yan. So ibig sabihin, nakadepende lang sila sa allowance ni mama ni papa. Tama? Now, if you go for mga empleyado, syempre may pera yan kasi may sweldo. So kailangan alam mo. Okay? Or may mga kakilala kayong businesses, isusulat mo din yan. Ayan, kilala ko yung may-ari ng Nadis. Kilala ko yung may-ari ng 7-Eleven sa bandang Santa Cruz. Kilala ko yung may-ari ng gasoline station. Kailangan sinusulat mo yan. At kailangan alam mo ito kasi malalaman mo kung ano yung audience mo. Ito ha, ilang mga bagay na natutunan natin ngayon, natutunan din namin, is that hindi mo kailangan i-invite ang buong mundo, ang buong tao sa buong mundo, ano. You just have to choose kung ano yung audience mo, ano yung market mo. So ulitin ko, hindi mo din kailangan palang pumunta ng USA, ng Dubai, pumunta ng katulad nuna, ay bakit ganito, nandun na sila. Within your community, within doon sa circle na kung saan meron ka, you can build a market. So unang-una tingnan mo, age, location, average income, typical job title or industry. Ito yung mga saan sila belong. Baka mga dating networkers din yan. Dating empleyado. You have to know. And interest. Diba? Alam mo yung, bro, ano bang hilig mo? Basketball. O ngayon, alam mo na, diba? Basketball. Diba? Ano yung interest nila? They are fun in dancing. Ano ba? Artist sila. Diba? Mahilig sila sa mga music, di ba? They are kana. You have to know kung ano din yung mga interest nila. That is very important kasi doon mo makikita kung ano yung market mo. Okay? Minsan, di ba, naka-try na ba kayo, nagbenta kayo, tapos binintahan nyo ng sabon, tapos alam mo na mayaman naman, may pera naman, pero hindi bumili sa'yo. Tapos sinabi, uy, yung Forever Isabella natin, that's only 230 pesos. Bili ka na. Halos iduot na din mo. Halos nagmakaawa ka na. Ayaw ka bilha. Di ba? Hindi ka makabenta. You know what? Kahit magluhod ka pa, pag hindi mo market yan, hindi yan wala. It's useless. So anong sinayang mo doon? Number one, yung pagod. Number two, ito, nadismaya ka pa. Di ba? Nadismaya ka pa, tapos sasabi mo, alam mo, upline, hindi talaga para sa akin ang pag-network. hindi talaga ako nakakabenta. Ayoko na sa earth, di ba? It's because nagpinataka di ay ka o atake sa community. So ngayon, ito guys, itong gabi na to, itong itinituro ko sa inyo, pag-aralan natin, napaka-importante ito. Pag alam nyo lang, sobrang dali lang palang gawin ang negosyo na to. Ay, ganyan lang pala yan. Okay, so that's why you have to know kung ano yung market mo. Now, step three, know your competition. Okay? So, for example, sa bandang Santa Cruz, always ko itong sinasabi sa inyo. Kung mapansin niyo, mag-ikot-ikot kayo,
walang networkers na meron dyan. Well, maybe meron. May mga existing members. But then, wala silang office because nandun sila sa Digo City. Tama? And be an advantage yon sa atin. Tama? Ads are your competitors are already using social media. Ayan, lahat ng ating kakompetensya, we are in the network marketing, nasa social media, and that means you can learn from what they are doing. Now, ito yon. It's okay. Yung mga ako, I make friends with my competitors. Hindi ko sila kinakalaban. Hindi ko sila sinasabing, ay, nagbabad mouth sa kanila. Because from ginagawa nila, I learn from them. Kinukuha ko yung mga magagandang bagay na ginagawa nila. But then yung mga pangit, hindi ko sila kinukuha. Diba? So you have to know also your competition. Conduct a competitive analysis. A competitive analysis allows you to understand who the competition is and what they are doing well and not so well. You will get a good sense of what's expected in your industry, which will help you set social media targets of your own. It will also help you spot opportunities. Diba? Maybe one of your competitors is dominant on Facebook, for example, but has put a little effort into it, into Twitter or Instagram. So ibig sabihin, ay, wala ka masyado sila sa Twitter or Instagram, pwede tayo doon. You might want to focus on the networks where your audience is undeserved rather than trying to win the fans away from a dominant player. Ito yon. Gusto kong ipaintindi sa inyo that huwag niyong tingnan yung kakompetensya natin as in kalaban natin. Kasi yan sila, lahat ng bagay mayroon talagang lapses, may disadvantages and advantages. Learn natin sa kanila. For example, sobrang silang sikat na no sa social media, then we found out that, uy, ito yung kakulangan, ito din yung, we learn from them kasi. So that's why, bawal na bawal dito sa atin yung, alam mo yun, magalit sa kanila or mag-anap ng kaaway. And of course, the step 4, do a social media audit, okay? So ito yon. If you're already using social media, take stock of your efforts so far. Ito yon. You have to ask yourself the following questions. What's working and what is not? Di ba mapansin natin sa ating social media account, ito sa ating mga personal business account. Sa personal business account natin, for example, itong akin. Di ba? Kung makita ninyo, may mga things na hindi na ako nagpo-post ng ganun kasi it's not working. Tapos yung mga nag-work, yun yung tinutuloy-tuloy ko. Kasi one time nag-live ako, nakakuha ko ng isang client. Yun yung si Grace, yung nasa Glancer ng Gani, na nagbili ng products. Tapos ang dami na ngayong mga magagandang feedback. So sabi ko, wow, okay pala yung pagla-live. Okay? Ayan. Ano pa? Who is engaging with your social media? So ibig sabihin, sino yung nagla-like? Sino yung mga audience mo doon? Diba? Somehow, may mga nakikita ako actually na pag nagla-live, sobrang daming tumitingin. Tapos, kailangan din palang alamin mo. Kasi sometimes, ito ha, like I think si Zyra, yung nag-live siya, I think nag-post siya sa isang group page, tapos may nag-like, tapos nang tinignan ko yung post, nag-like siya doon, ang ginawa ko ngayon, minsan kasi, ego lang ta nag-live. Tapos, hindi natin tinignan kung sino yung mga nagla-like. Dapat pala, tingnan mo kung sino yung nagla-like. And then after your live, tingnan mo sino yung nagla-like and then i-message mo. Kasi, ibig sabihin, it's a prospect natin. Di ba? Kaya tayo nagla-live para makabenta. Tama? Para may mag-mind. Di ba? And at the same time, para ma-aware sila. But the next question is that, wala, basta igo lang tayo nag-live, wala tayo, tapos we are so happy na ang daming viewers, ang daming nag-live. Yun pala, sabi ko, ay dapat ang tinitingnan, hindi sa sobrang daming nag-live, but the engagement. Ibig sabihin, engagement, sino ang nag-how, ilan ang nag-how, ilan ang nag-reply. Kasi doon tayo nakakabenta, okay? Doon tayo nagkakaroon ng production, okay? Maniwala ka sa akin, kahit tatlo lang yung nag-like doon, kahit tatlo lang yung viewers natin, pero yung tatlo na yun, bumili sa'yo ng produkto, panalo ka na doon. Tama? Agree ba kayo?
Okay, so ngayon, di ba? Guys, are you learning? Ang hirap pala, no? Okay, so pang ako dito sumisigaw na. Okay, so guys, are you learning? Di ba? Nakaka-miss na din talaga yung classroom type. Which network does your target? Ayan, so guys, ulitin ko. Sa Facebook account, ang daming budol-budol. Ang daming-dami accounts. Ang daming mga pampagulo lang. Diba? And somehow, sila yung nagla-like. Sila yung nag-yes, diba? And somehow, wala kayong makukuha sa kanila. Kasi these are only people na pang how, diba? Sometimes, tayo din, diba? Nag-post si Angelo, for example, si Angelo, tapos nag-message si Zyra na how. Tapos nag-message din yung buong grupo ng how. How, diba, Tutin? Wala pa din tayong kinita doon. Kasi bakit man? Kayo-kayo lang din ang gumawa noon. Okay? Now, guys, we will make it more productive, no? Na pag nag-post ka, wow, may kinita ako, may bili sa akin, may na-prospect ako. Ayan. So, ganun dapat yung target natin. Kaya, on our step one, set your target. Bakit ako magla-live? Para makabenta ako ng sabon. Para makakonnect ako sa aking audience. So you have to know kung ano yung target mo. Okay? So ulitin ko yan. And then, how does your social media presence compare to the competition? Ayan. Once you collect that information, you'll be ready to start thinking about ways to improve. Minsan, ako may ugali ako. I don't want na tingnan yung kakompetensya ko. Then, later on, I found out na nakakatulong din pala pag nag-watch ako sa kanila. Kasi, sinasabi ko, ay, maganda pala yung ganun. Ang dami nilang viewers. Ay, bakit ganun? Yung isang, di ba, minsan makita nyo may nag-live, tapos ang dami-daming nabenta. Di ba, mga, ha? Ano ginawa niya? Di ba? So, guys, it's also kanangkan, nakakatulong din pala yun. So, ulitin ko ha, mag-audit or mag-monitor tayo sa mga social media natin. And of course, step 5. Ayan, step 5 na tayo. Set up accounts and improve profiles. Ayan. Decide which networks to use. As you decide which social networks to use, you will also need to define your strategy for each. So step ito ha, sa ating social media account, I don't know doon sa mga nakapag-start na sa akin, ay sinasabi ko sa kanila, yung ating profile, ayan, yung profile natin, kailangan yung, kasi negosyante tayo, di ba? So, kagalang-galang tingnan, di ba? Yung hindi siya scammer. Di ba, maraming scammer ngayon? Di ba? Ito pag, halimbawa, nagbili ka sa social media, ako pag nagpindot ako doon, ang number one kong tinitingnan, sino yung nagbebenta ng produkto. Tapos, iti-check ko yung profile niya. Tapos, pag alanganin ako, sabi ko, ay, next time na hanap ako ng iba. So, minsan, di ba, mayroon tayong style na, like, for example, si Gerald. Si Gerald, yung kanyang pangalan sa kanyang social media, kay si Gerald, amazed ako. Di ba? Tapos, nung ginawan ko siya ng poster, sabi ko, ano na apelyedo ni Gerald? Tapos sabi ko, Gerald, amazed ako. Di ba? So, guys, you have, kasi unang-una, yun ha, balikan natin yung step one. Ano yung target? Para saan si Facebook account? So, if it's for business, para makatulong sa pag-improve at pag-develop, sa pagninegosyo natin, then kailangan, ang tingin sa atin ng mga tao, di ba, negosyante ang dating natin. So, because negosyante tayo, did you know that our Facebook account, your profile, your cover photo is like a calling card? Ibig sabihin, ngayon ang mga tao, pag 'di ba pag nagkikita kayo, tas ang sasabihin mo, anong social media mo? Sige, friend na tayo, 'di ba? So, makikita nila agad na okay, Fatima Biston. Tatlo ang account ko for my business. Lahat yan naka-Fatima Biston. Di ba? So minsan, iniiba ko pero hindi ko na maiba. Or di kaya, yung pan mo lang, ang tawag nun, screen name mo. Di ba? So it's that is very important. Ilagay mo yung totoong pangalan mo. Okay? Totoong pangalan mo. Para ma-identify ka ng tao. Kasi baka pagpunta nila doon, tapos hanapin ka nila,
hindi na-invite ako, si sino nga yun, tapos iba yung pangalan mo, 'di ba? So at least kung alam, ah, si Angelo, ah, okay, yan si Angelo, 'di ba? So ulitin ko ha, tayo ngayon after my business, ayusin natin yung ating business, yung ating Facebook account, that is very important. Now yung profile natin, ito yun ha, dapat yung profile natin negosyo talaga ang dating natin, 'di ba? So even if you are in the sales, remember yung mga nasa yung nagbebenta ng mga lupa, real estate, 'di ba? Nakita niyo naka-kwan sila, 'di ba? Naka formal, 'di ba? Naka-blazer sila. Yun yung kanilang mga profile, 'di ba? So depende din yun. Kung artista ka naman, pwede yung masyadong daring, di ba? But then we are into business. So kailangan, medyo formal yung ating profile. So ayusin natin yan. Because it's defined yung strategy na gagawin natin. Now, ayan na. Methods used to communicate with the customers. This is according to the US SMB professional on September 2017. Guys, ito according sa study na nakuha, that kung makikita ninyo dito, no, ito yon: Facebook, Instagram, email, Twitter, Facebook group of community, text messages, phone, and Facebook messengers. And nakikita natin dyan that the Facebook is 98% na ginagamit into business, ang social media marketing natin. So can you imagine that? 98% and billions of people ay nasa Facebook account ngayon. So, anong napakaganda? Kung ikaw maayos kang tao, maiisip mo na, wow, nasa loob lang ako ng place ko, dito hawak ko lang yung cellphone ko, pwede kong gawin ang pagninegosyo. Tabang tamad yan, ha? Di ba? Yung minsan nasa bahay ka lang tapos maulan-ulan, 'di ba? Oh, di, tapos kinuha mo lang yung social media mo. But most of the time, kaya nagiging unproductive yung time natin because most of the time sa social media ang tinitingnan natin yung buhay ng ibang tao, 'di ba? Katulad ng post sa ato ang kapitbahay na namatay tong iyahang manok. 'Di ba? Yun ang pinapansin natin. Hindi kaya yung post ng alam mo yon, that's why nagiging unproductive tayo kasi yung nakikita natin the other way around. And dahil nga hindi tayo na orient, ay kaya pala kailangan pala mag-i-exist tayo sa social media account because nasa network marketing tayo. Nasa sales tayo, nagninegosyo tayo. And ito na, 'di ba, nakita ninyo that the Facebook is very nice na gamitin para sa pagninegosyo. Okay, ulitin ko, balikan mo naman, ano ba talaga yung target mo? Ano ba? You can build network, you can sell some products, set a target para alam mo kung anong strategy ang gagamitin natin. And of course, set up your profiles. Okay? So once you decided which network to focus on, it's time to create your profiles or improve existing ones so they align with your strategy. So alam ko may mga kanya-kanya na tayong mga social media account. Ngayon, i-improve na lang po natin. Okay? Ayan, i-improve na lang natin. Delete natin yung mga pangit tingnan, 'di ba? Delete natin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa pagninegosyo natin. So, or make it private. Ulitin ko, guys, ang buhay natin, hindi lahat ng bagay i-announce natin sa buong mundo. May mga bagay na ikikip lang natin at may mga bagay na gagamitin natin dahil nakakatulong sa pagninegosyo natin. Tapos nakalagay dito, make sure you fill out all the profile fields, the number, the contact number, the email ad. Alam nyo, bakit? Kasi baka nagustuhan ng client yung isang produkto na gilive ko. Tapos nung gi-check nila ngayon sa Facebook account, ang lumabas yung account mo. Tapos ngayon, naghahanap sila ngayon dahil hindi mahilig yun ng o hindi magunong mag-messenger, tapos hinahanap yung contact number mo, hindi mahanap. So you know that kind of concept. So it's very important na
that's why meron, ini-encourage ko, di ba, may mga page tayo. So, for example, Fatima Biston, F-word by Fatima Biston, di ba? So, F-word, no, Fatima Biston, ano tawag nun? Ay, mali. Forever Isabella Collagen, Forever Isabella Insta-White by Fatima Biston. Kasi, para pag na-check nila yun, ay, mag-check kagad yan sila sa account mo. Kaya dapat nagli-link yan siya. And then use consistent branding. Anong ibig sabihin nun? Yung mga logos, mga company logos natin. That's why kung makikita ninyo yung mga nilalagay ko sa ating mga pages, lahat po yan siya. Same color, same lang din po yan siya sa ating company because it's part of branding. And ano pa? Yun. At may nakalagay dyan, tip. Use high quality images. Kung pwede, magpa-picture ka kung saan yung maganda ka, formal ka tingnan, maayos ka tingnan, di ba? Yung bang hindi scammer ang kwan. Tapos ito yun. Yung nakalagay dito, fill out all the profile fields. Di ba may nakalagay doon na kanang saan ka connected? Normally, ang nilalagay ninyo yung Krusty Krab. Did you know the Krusty Krab is belong sa mga, anong tawag nun? Jologs? Yung bang, anong tawag nun? Yung mga, kwan lang ba? Yung mga bugos-bugos, something ganun. So, ilagay ninyo dyan as a top, I mean, members of F-Word Network of PC. Diba? So, about, diba? Yung profile, nakalagay dyan, diba? Like sa akin, President of F-Word Network OPC. Ayan, so makikita ka agad dito. Ah, okay. So legit talaga siya. Okay, so ulitin ko yan, ha? Ayan, so it's very important. And then, high images, high quality. Yung hindi, yung kitang-kita, ang aura mo, yung kitang-kita mukha mo. Diba na ito, ha, guys? Sana hindi kayo magalit sa akin. Ang tawag nun? Yung ginagawa nating filter, yung parang ikaw lang din. Kasi baka sobrang ganda ng logo mo. Tapos pagkita sa personal, ito pala yun. Bad. Diba? Tapos magagalit. Diba? Oh, ito ha, training ito. Ulitin ko, training ito. Okay, so yung tama lang din. Diba yung pag nakita ka, uy, mas maganda ka sa personal. Pabili nga lang 10 sabon dyan. O, diba? Huwag masyado yung hindi, parang hindi ikaw yun. Ikaw ba yun? Hindi. Scam to, scam to. Scam to, scam to. Hindi na. Kuna ko. Ayoko na mag-order. Parang scam talaga yun. Diba? So, guys, ulitin ko, ha? That's why in-encourage ko kayo, no? Sa mga bababae, mapalalaki, meron tayong Insta white na sabon. Gumamit ka. Tapos, dagdagan mo pa ng ating body cream. No? Maglagay ka. Buong katawan para totoong maganda. Okay? So, huwag masyado yung mga sobrang filter. Tapos, of course, iwasan masyado yung kitang-kita yung mga hindi dapat pinapakita. Yung tama lang. Okay? Oo. So, yung medyo kagalang-galang ang tingin sa atin. Okay? Para hindi tayo mapariwara. And then, of course, ano pa? Check out our always up-to-date social media. Ayan. Guys, kailangan pala updated yung ating social media account. So, kailangan din pala na katawag nun, kumbaga, minsan kahit once in one day. Okay? Diba? Minsan sa isang araw, nagpo-post ka din, isa, dalawa. Diba? Yung mukha mo, tapos mag-post ka na, nandyan yung products. Okay? Now, ano pa to dito? Ayan. So, we also get step-by-step guide for each network to walk you through the process. Ayan. So, ayan, mayroon tayong dito. Ito na yon. You have to create the Facebook business page. Sino na dito yung may business page? Para maturuan ko kayo. Ayan, nasaan na ang ating mga kwan dyan? Digital. Ayan. Tulog na ba kayo? Baka tulog na kayo. Ayan, nasaan na? Ayan, basahin ko muna yung mga messages ninyo dito. Nasa mga 26 na.
Okay. Yung ibang phone sa Jiang, maganda lang talaga yung camera. Okay. Valid po, valid. Valid po yung ating explanation. Okay. Before and after lang. Maganda sa picture, sa personal, hindi. Ano ba to? Budol sa online shipping order. Ayan, di ba? At least nag-enjoy. I-background check para dili ma-RTS return to sender. Di ba? Naka-try kayo, binalik sa inyo yung paninda ninyo kasi nung sabi, oh, papadala na ako ng pera, tapos, sige nga, mag-video call tayo. Ay, ikaw ba yun? Ah, hindi, bugos yun, bugos. Okay, so guys, ulitin ko, no? That's the reason why you have to profile tamang timpla lang, ano? Tamang ikaw lang. Yung ikaw lang talaga, di ba? And you have to love yourself, di ba? Ulitin ko at palagi yung sinasabi sa inyo yan, maganda lahat kasi anak tayo ni Lord. Unless kung anak ka ni demonyo, di ba? Maganda tayo lahat, di ba? Angel-angel lang yan, di ba? Okay. Now, sa paggawa ng page, ulitin ko, I advise, dapat may page tayo. Ayan, so ibig sabihin, ano ba yung page natin? Ito, turuan ko kayo, bigyan ko kayo ng tip. Sa page actually na to, pwede natin schedule ang pagpo-posting. Kaya kung makita ninyo, gabi naman to si Press, hindi naman to natutulog. Post ng post. Hindi po ako natulog po ako ng 8 hours, pero nagpo-posting po siya ng sa kanya. Kasi may schedule na pagpo-post, okay? So ano yung schedule na pagpo-post? Pag magkita tayo, tanungin mo ako, okay? Ituturo ko sa inyo yan. Okay, sobrang dali lang po yan. You need to be updated sa Facebook. Kasi pag sinabi, sino ba yan si Jeremy Usay? Ay, check nila yan. Ah, okay, legit nga. Sige, bili tayo ng isang package sa kanya. Ah, di ba? That's why. Ano pa? You have to create an Instagram business account, Twitter business account. Ayan, ang dami dito. But of course, we have to use or focus sa Facebook. Ako, may Instagram ako. Sa Twitter naman, ayan, sa mga artista. Pwede din naman kasi nakakatulong naman yan siya sa branding. It depends sa'yo. But you just focus, ako, I go for Facebook kasi nandun lahat. And the YouTube channel, di ba? So, dapat na yung balag YouTube channel. Actually, ang company meron din. So, guys, depende sa'yo kung anong kaya mo na, alam mo yun, i-handle. So, you can find a lot of social platform na pwede mong gawin. And of course, number 6. Ayan na, malapit na tayong matapos, okay? Find inspiration. Ayan, so ulitin ko, ang social media account natin is, it's for business. That's our target, to build, to connect communities. Nowadays, nagiging maganda ang community natin pag ma-inspired ka, ma-motivate, hindi siya toxic, di ba? So, while it is important that you brand your brand be unique, you can still draw inspiration from other businesses that are great in social. So social media success stories. That's why pag nagpo-posting ako, di ba ina-avoid ko yung pakitaan ng pera. Alam mo yon, gusto ko yung pwede ka mag-post ng pera, pero ang content na ilalagay mo dito sa negosyong ito, maraming tao ang pwede nating matulungan. Ito yung negosyo na pwede mong gawin habang lahat ngayon ay nasa pandemic. So, you know the content na inspiring siya pag pinakinggan. And then, also, pag nagpo-posting ka, di ba, sino yung tinuruan ko na dito na di gonna use a Canva? Guys, ang Canva is walang bayad. So, ibig sabihin, di ba, kanina sabi ko, hindi kailangan masyadong painful na kailangan mag-apply ka ng sobrang daming mga, alam mo yun, kasi minsan may mga application na kailangan bayagan, o di kaya to have a cellphone na maganda. Hindi. Any cellphone, as long as na Android yan, di ba, iPhone, Samsung, or ano, pwede yan siya. Merong Canva na tinatawag, ito yun, I think na ituro ko yun sa inyo, gamitin ninyo. Kasi nakakatulong sa pagpo-posting ng ating produkto. Diba, dili lang ta pataka ba? Di lang tag kanang pataka og posting. For example, yung activities na ginagawa ninyo,
di alimbawa, nakabenta ka kay nanay ng sabon. Diba? Ito ha, paminaw mo. Okay, listen. Okay? Nakabenta ka ng sabon, tapos nag-selfie kayo. Diba normal activities na ginagawa ninyo? You can use that kanang cup, kanang inyong gibuhat, tapos ayusin ninyo ng konti. Kumbaga, pagandahin ninyo. Kasi ang tao ngayon, diba, pag kaaya-aya tingnan sa mata ng tao, naku-curious sila, kiniklik nila. So, with nanay, tapos nakaganito ka, tapos nakasmile ka, tapos i-canva mo siya, ayusin mo ng konti, diba? I-post mo sa social media mo, at ang caption mo ganito, 40 years old, gusto pa rin gumanda. Diba? A 40 years old, a 51 years old, gusto pa rin pumuti ang skin. O di kaya, si nanay, gustong mawala ang wrinkles. Diba? So, diba, attractive siya, pakinggan? So, dapat ganun tayo mag-posting sa ating social media. Hindi siya, hindi okay lang yung, alam mo, hindi nagpa-pop up. Pero, lahat ng mga activities natin, hindi naman every minute, but ang pag-posting actually sa isang araw, 3 beses lang, di ba? Tapos every 3 hours, hindi sunod-sunod. Tapos bigyan mo ng magandang caption. Kahit isa lang ang pinost mo sa isang araw na yon, but it give an inspiration sa mga tao. Si ano ba to? Ano ba tong Insta White na to na Forever Isabel? Ba? O di kaya, gumamit ka, tapos pinakita mo lang yung kamay mo, di ba? It's like, dati-dati may rashes ka because you used the Isabella na wala. It's somehow like that. Diba? So guys, nakuha nyo ba? Anong point ko? Okay? Nakuha nyo ba? So ulitin ko, importante yun, get an inspiration sa mga ginagawa natin and consistency. That's why ako, sabi ko nga minsan hindi nakakapag-live, diba? Tapos nag-recording, inilalive natin sa ating page. Kasi bakit man? Nakikita ko, pag hindi, halimbawa, after 2 weeks or 3 weeks, tapos hindi mo na sila, hindi wala na, wala nang nagpa-pop up sa social media page account mo, ang mga tao nawawala. Kasi pag alam nila that, 'di ba, sabi ko sa inyo, mag-live kayo every day, schedule ni May ganito, next naman si Angelo, tapos next naman ito na naman. Tapos ang tao kasi tinitingnan talaga nila, uy, alauna magla-live si May. Ay, alas 2 magla-live si Vice. So, nakakuha na sa mind nila na yun na yun. And we build a communities, we build viewers. That's why, yung from 2, 3, naging 5, hanggang naging 20 na, hanggang naging 30 na. So, we need also. And your social media account sa page, pwede schedule yan. Ako, nag-schedule talaga ako every 1 o'clock. O di kaya every 8 o'clock sa mga pages. So, guys, meron yan. You have to learn using your phone by itong ating FB marketing para mag-generate ng income. Okay? So sayang, di ba, number one, binili mo yung cellphone mo to communicate, tama? Para makatawag sa loved ones mo. And at the same time, di ba, para magkapera, di ba? Sayang, mahal yung cellphone. Tapos naluluma, di ba? Nag-deteriorate. Diba, yung price, yung value niyan, after 1 month, 2 months, 1 year, ang value niyan, mababang mababa. Talo ka pag di mo ginamit sa pagninegosyo. Okay? So gamitin natin sa pagninegosyo para may pera tayo. Para may pang-upgrade na naman tayo ng cellphone natin. O diba, dapat ganun yung mentality natin. And step 7, create a social media content calendar. Yan na, actually, yan na yung pinag-usapan natin. Set your posting schedule. Kaya it's very important na, kumbaga ito yon, yung page natin, dito tayo nagbibuild ng communities. For example, part tayo ng isang organization. Yung organization na yon, may 30 na members doon sa page natin. Pero, wala silang makitang bago. Tama? Diba pag may organization, mayroong pang meeting, may gatherings, may bonding. So, same also sa page natin. Wala silang makitang bago sa'yo. So, wala lang. Labyan lang kanila. Dadaanan ka lang nila. Diba? So, sayang. Diba? Walang nangyayari. That's why, when you have a page, para saan? Ano yung target natin? To build awareness sa products natin. Of course, to get also prospect list, mga prospectus nato, moto atong market, ato ang persona. And also,
pag nakabuild tayo ng mga market natin, then makabenta. Magusto nila yung products, ma-introduce natin sa kanila. Eh kailangan, visible, nag-i-exist ka. Yung pangalan mo, like Gerald Tongon, nag-i-exist siya sa social media. Nakikita. Diba? Kasi minsan nga, like ako, mayroong times talaga na, ano ba to? Pang bogus man siguro to. Mag-scammer man siya. Tapos di-check na ko siya sa sakwan. Dalawa lang man ang kanyang picture sa kanyang phone. So sa isipan ko, ala, na-scam yun ko. Oh my, di ba? Ganun din. Di ba? Tapos napadalhan ka ng isang package. Tapos, syempre, may mga nangyari. 1 week pa ipapadala ang products. So mag-worry. Pero pa na ganin, ay wala, nakita na ko siya nag-live. Ihagi itong naong nag-live, di ba? So, legit na legit, di ba? Sige, sige. So, you are kanang branding yourself sa social media. Determine the right content. Ayan. Guys, ang content is very important. Gabi ang pinag-aralan ko dito kasi sa ako din ang hirap.